Beng-Beng, ano, kamusta na po kayo? Ayan, kamusta na po lahat ng mga followers ko at mga hindi pa po followers na nanonood ngayon ng video na to. Sa mga nakita ko nung last Tax Expo, maraming salamat po ha sa pag-visit nyo sa aming booth. Ayun, andito tayo ngayon sa firing range. Para mag-unbox po ng, actually na-display na po namin ito nung Tax Expo. So sa mga nagpunta, nakita nyo na to. Isa po nga, bago nating unit, bagong-bago po talaga. Ito po ang Walter Q5 Match Steel Frame Pro. So, ano mga kabeng-beng, tara, samahan nyo ako, i-unbox muna natin to. Ah. So, ito pong Walter na Q5 Match Steel Frame. Ayan, ito po yung kanyang lagayan. May kasama na siyang hard case. Tapos, sa loob po, may kasama siyang tatlong 17 rounds na magazine. So, may tatlo na kayo kasamang magazine, ha. Tapos, meron din siyang pang-reload. Quick reloader natin. Ayan, para sa magazine. Kasama na rin siya. Tapos, may kasama siyang lock nung ating barrel. Tapos, ito yung mga tools niya. Ayan, yung tools. Para saan to? Kasi po, yung ating rear sight ng unit na to ay adjustable siya. So, gagamitin nyo po to para sa ating sight. Ayan. Tapos, eto na. Eto na yung ating bagong unit. Eto na yung ating Walter na Q5 Match Steel Frame Pro. So, kitang-kita nyo naman. Napakaganda. Sa sobrang ganda niya, talagang unang kita mo palang mai-in-love ka na dito. Okay? Caliber 9mm po siya. Ayan. Caliber 9mm. Tapos, steel frame po siya. All steel po siya. Machine from solid steel billet. So, ito po, ibig sabihin nun yung solid block of metal siya nang galing. Tapos, inano siya, yung tawag dito, yung, kumbaga, hinulma. Galing doon. So, makikita nyo talagang all steel po siya. Tapos, wrap around grip panel. Ayan. Makikita nyo po kasi dito. Ayan. Wrap around siya. Hindi siya yung, kasi diba the usual sa mga ibang unit like 1911s, yung grip niya, diba yung na magkahiwalay. Ito, wrap around siya. Kumbaga, walang putol. Ayan. Tapos, extended beaver tail, full-length Picatinny rail. Ito po siya. Ito yung Picatinny rail natin. Dito kayo magkakabit ng mga accessories natin. Tapos, alam nyo, minsan, advantage din po talaga yung ang baril natin na medyo mabigat. Bakit po? Nale-less yung recoil niya. Ayan. Usually, doon nga nag-i-improve yung ating shooting, yung mga shooting abilities natin na, kasi, konti lang yung recoil eh. So, mas madali tayong maka-recover do sa pag-shoot natin. Tapos, meron siyang magwell na rin nakasama. Ito nga, Carl Walter Performance Magwell. Ayan. Tapos, napansin ko nga pala dito sa magazine nito, ang nakalagay lang kasi is 15. Pero kasi, may nakadagdag siyang plus 2 na aluminum base pads. So, kaya siya naging 17 rounds. Ayan. Tapos, ayan, makikita nyo naman dito, ported siya. Ayan, ported siya and optic ready na po siya. So, pwede mo siyang palitan ng kabitan ng optics. So, pwede rin naman ganito nga iron sight lang siya. Tapos red fiber optic dito sa harapan at adjustable rear sight. LPA sights po ito ha. Tapos meron din siya nga front and rear serrations. Alam niyo na naman kung saan 'yon for easy gripping natin dito sa ating barrel. Tapos 5 inches po yung barrel niya. And ito po ay USPSA approved sa production at carry optics. Also, nag-check din po ako sa listahan ng IPSC. Pasok po siya sa production and production optics. So, kung makikita nyo po, napakaganda niya. Napakaganda talaga. Tapos, meron siyang ano pala ha? Meron siyang tawag dito? Kung makikita nyo, ito. Yung mga ports natin. Ayan. Kasi baka hindi siya, kumbaga, ports, andun na rin yung, andun na rin yung serrations niya. So, madali siyang ikasa. Actually, kung titingnan nyo, ang dami ako nabasa kasi na,
na tawag dito, na reviews dito, na napakaganda nga raw na itong baril na to. May weight siya, oo, aminin ko na sa inyo, medyo mabigat siya. Medyo mabigat siya. So, pero yung bigat nga niya, tamang-tama lang naman. So, kasi baka pag nakita nyo, pag binibigyan nyo, ang bigat. Pero malalaman natin to, kasi isasama ko kayo. Na-try natin to, ipuputok natin ngayon itong Walter Q5 Match Steel Frame Pro. So, ito na mga kabeng-beng. Detest na natin siya. Ayan. Closer look. Ayan. So, ito yung red fiber optic niya. Ayan. LPA nga po palang sights nito. LPA. So, syempre, ano siya? Optic ready na siya. So, tara. Test na natin siya. Fairing. Ang ganda niya. Ang gaang iputok. Mabigat. May weight yung barrel, oo, pero ang gaang iputok. Alam nyo, yung weight talaga nakakatulong na makapag-less siya na recoil para ma-improve yung shooter's performance natin eh. Ang ganda niya. Alam nyo, ano siya ha? Hindi siya mahirap gamitin. Hindi siya mahirap hawakan. Yung grip niya, magandang maganda. Actually, minapanood ako na nag-review siya nito kasi nauna naman syempre pinalabas to sa US, diba? I mean, pinalitan niya pa na mas manipis. Pero ito, tamang-tama lang, oh. Swak na swak lang. Lalo na ako, maliit yung kamay ko, diba? So, lalo na kung medyo malaki ang kamay. Maganda. Maganda to. So, yun. Ito naman yung kabilang side niya, diba? Pogi-pogi talaga, diba? Ang ganda-ganda niya. Ayan. So, puputok pa ulit natin syempre. Firing. Napapabitaw ako, alam niyo bakit. Kalimutan ko tanggalin itong sing-sing ko na naman. Ayan. Talagang napakasarap niyang iputok. Magaang lang siya. Hindi siya mahirap gamitin. So, okay na okay siya. Ayan. Ito yung trigger safety niya. Tapos, o nga pala ha, ito ay USPSA. Production and Production Optics Approved. Tapos, nagtingin din ako sa website na IPSC. Kasama siya sa production list. And pwede rin siya pang production optics or carry optics. So, di ba ang pogi-pogi niya? Ang ganda. Ang gaang. Alam nyo, kasi isipin natin, all steel mabigat. Oo, may weight. Pero, ang gaang niyang gamitin, ang gaang iputok. Maganda. Talaga kung panlalaro nyo to, sigurado mag-e-enjoy kayo. At yung sight niya, hindi siya ganun mahirap isight. Maganda. Maganda siya. Actually, I'm shooting from a 15 meters. Medyo may ginagawa kasi doon sa dulo. Medyo mainit. Ayan. Maganda. Maganda siya. So, okay to. So, yun na nga mga kabeng-beng. Nakatapos na tayo ng ating pag-unbox at pag-test fire nito nga. Walter Q5 Match Steel Frame Pro. So, ayan. Alam nyo, napakaganda nitong unit na to. Sobra. Ang ganda niya. Kaya pala, alam mo, kumababasa niyo yung mga reviews nito sa US or sa
ibang bansa ng mga shooters din. Kahit yung mga hindi naman shooter, talagang bumili lang sila nito. Alam nyo, napakaganda. Ang ganda niya. Napakagaang iputok. Oo, may weight. Pero alam nyo naman, yung weight nakakatulong yun na mabawasan yung recoil para ma-improve yung shooter's performance natin, di ba? So, mas mabilis ka makaka-recover kasi pag medyo mabigat din yung barrel. Tapos, ayun nga, maganda siya. Talagang, lalo na pag siguro pag pinanlalaro nyo to, napakaganda nito. Talagang sigurado ko na, siguradong-sigurado ko na mag-i-enjoy kayo ipanglaro ito. So, ito, okay to. Okay talaga to. Ayan. So, yun na nga mga kabeng-beng. Nakatapos na ulit tayo ng pag-unbox. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa mga nanonood ngayon, ha, sa mga hindi pa po nakafollow and like po sa aking page, please do like and follow Kabeng-beng Abby Facebook page. At meron din po ako YouTube channel, ha, ang Kabeng-beng Abby. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang i-like and follow ang Espinelli Trading Facebook page. At meron din po silang YouTube channel, ha, ang Espinelli TV. So, paano mga kabeng-beng? Ang ganda talaga ng baril na to. So, yun. Kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pa nating mga unboxing videos. So, bye-bye!